just another day of me going to work. 2008 ako nag-start as a trainee sa isang international ship. And then yung naging reaction naman ng mga katrabaho ko, you know, when I joined the vessel, parang nagulat sila kasi may pagkamalamyang ako. I was quite feminine sa trabaho ko. Iba-ibang nationality makakasama mo, iba-ibang attitude. May mga katrabaho ko nakasama, mostly mga puti, that, you know, nagpahirap sa akin. So yung pinaka nag-experience kong discrimination was coming from a captain, na parang sabi niya sa akin, I won't get promoted kasi nga parang I was not capable for the job, parang malamyan daw ako or something. And then minsan na feel ko na parang may galit siya sa akin na wala naman akong ginagawang masama. It was quite personal. Mapifeel mo talaga na you felt like, you know, you're discriminated, something like that. Nag-start lang ako mag-TikTok when it was pandemic. Kasi naman, sa barko nandun yung homesickness, yung tagal mong hindi naka-uwi because of the pandemic, walang mga available na flights. And then, nag-boom lang siya this year because I started sharing my life stories, yung paano ako naging seaman, and then ano yung mga experiences ko nung college ko, yung discriminations, mga ganun yung naging content ko, which, you know, people started watching my videos. Dapat marunong kang makisama. Kahit anong ranggo mo sa barko, pag marunong kang makisama, nandun yung peace, nandun yung teamwork sa barko. Yun yung talaga yung pinaka-importante ko sa natutunan ko. Isa pang natutunan ko is, you know, huwag mong isipin yung mga sinasabi sa'yo ng tao, because at first, kung mag-start ka ng seafaring career, nandun yung parang ida-down ka. Ganun lang talaga, don't ever give up. Kasi ako, I felt like giving up, but then pag naisip ko yung family ko, dapat may inspiration ka talaga when you're on board. My last watch. I'm signing off later. Thank you, guys.